Magandang tanghali po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ako po si Father Nathaniel Bersil. Isa po ako sa mga kaibigan at kasamang sakristan ni Brother Randy Nacion. At isa rin pong personal na kaibigan ng kanilang pamilya. Ako po ay nakikiramay kay Tita Beth, kay Randy, kay Emon, at sa lahat ng mga naulila ni Tito Jun. Sa araw pong ito, ating ipagdasal si Severino Nacion, si Tito Jun, at hingin natin sa Diyos na siya ay tanggapin sa kanyang maluwalhating pagkabuhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya namin ay nagpahayag ng namatay at muling nabuhay ang iyong anak. Pagundangan dito si Severino na sa kanyang humimlay ay makabangon nawa sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Makinig po tayo sa ating mga pagbasa. Pagbasa sa mga taga-Roma. Hindi ba niyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong dapat ikapangambang anuman. Ulitin natin. Ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong dapat ikapangambang anuman. Lunti ang pastulan, doon hihimlay. Malinaw na batis, pamatid uhaw. Sa tamang landas, ako'y babanaagan. Kay tapat niya sa akin. Tugon, ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong dapat ipangambang anuman. Dilim at panganib, siya ang papawi. Bisig niya'y kapit, tatag ng dibdib. Ang hain niya nga, ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Tugon,
ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong dapat ipangambang anuman. Dalangin ko lamang, O Panginoon, at pagkabagabag ng kalooban. Kung pipiliin ko man maligaw ang pag-ibig, tawagin mo at akayin pauwi. Tugon, ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong dapat ipangambang anuman. Aleluya, aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang paghanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo na matitirahan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo makapili ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan pupunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo po tayo sa mandali. Nung ako po ay umuwi last October, ako po ay dumalaw kay na Randy, kay na Tita Beth, kasama si Ronnie. At doon nga po nakita ko yung kalagayan ni Tito June at kung papaano siya ay na-bedridden. At ako po ay dumalaw, tinignan ko po siya at sa akin pong saglit na pagtingin sa kanya, siya po ay kinamusta ko at binigyan ng blessing at ipinagdasal ko po siya na maging payapa at maging maayos po siya. Dahil alam naman natin, hindi biro ang magkaroon ng sakit, lalo kapag ka ikaw ay incapacitated na at kapag ka ikaw ay na-bedridden. At wala namang pupuso sa atin na magkaroon ng ganong klase ng katayuan sa buhay kung saan wala na yung ating kalusugan pero yung ating isip ay aktibong-aktibo pa rin. Sabi nga nila, it's either yung memory, yung utak muna ang mawawala o di kaya ang iyong katawan. But whatever come first ay talagang mahirap po. Alam niyo po kapag ka tayo ay nagdarasal para sa mga namatay at tumao, lagi po nating hinihiling na magkaroon sila ng kapayapaan. Dahil yun naman po talaga ang importante. Katulad nga po ng ating laging dinarasal kapag ka nagbabendosyon tayo sa mga namamatay, eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Dalawang bagay po, rest and peace. Ibig sabihin, ang ating pagpapahinga at ang ating kapayapaan. At alam naman po natin kung saan natin matatagpuan lamang ang tunay na pahinga at tunay na kapayapaan. Yung iba tinatry na makakuha ng pahinga dito sa mundo. Makakuha ng pahinga sa pamamagitan ng pagtulog, pagbabiyahe, pagmumuni-muni, paggawa ng mga bagay na nakaka-relax. Pero ang tunay pong kapahingahan at kapayapaan ay matatagpuan lang po natin sa Diyos. Kaya po sa araw na ito, bago natin i-cremate o ilibing si Tito June, atin pong alalahanin na siya ay nasa proseso na ng pagtanggap sa kaniyang kapayapaan. Kaya tayo po lagi ay nagdadasal
dasalin natin na makapagpahinga siya ng maayos, na makapanatili siya sa kapayapaan ng Panginoon. At huwag din po natin kalimutan yung magagandang bagay, lalo na kayo, Randy, Itabel, Amon, yung inyong magagandang bagay na karanasan sa kanya. Although this last few years na balitaan ko na medyo mahirap dahil sa kanyang sakit. Pero ngayon, wala nang sakit, dusa at karamdaman dahil nandoon na siya patungo sa ating Ama sa Langit. Ang ating gagawin na lamang ngayon ay pagdasal siya at hingihin sa Diyos na patawarin ang kanyang mga kasalanan. At sana yung kanyang iyong pagmamahal at ang ating mga panalangin ay magsama para kayo rin po na naiwan ni Tito June ay maging, ni Tatay June ay maging mapayapa sa inyong pagtanggap na siya ay wala na dito sa buhay na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahayag ay kalugdan ng Diyos, Ama nating makapangyarihan. Inawa ng Panginoon ang pagayos sa iyong mga kamay, sa kapariyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para kay Severino, niluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong mawaing anak, na siyang iligtas sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan sa pamamagitan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang tinubos at binubuhay niyang lubos. Ang iyong mga kinupkop sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanan, nagsiyaw at pumanaw. Kaya't kaysa ng mga anghel at kisiawit, nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagdiis ang pusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kayo din naman ang matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magkasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Stephen na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Tatay Severino na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, makaisa nawa siya ni Kristo sa muling pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, at lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa natin, pararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, nasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagagaling na utos, sa turo po sa atin ng Panginoon natin at Diyos, sama-sama po nating dasalin ang panalangin turo niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami ipinturo sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapungyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoong sa Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon na may laging sumayin niyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainan niya sa kanyang piging. Panginoon, ito ang karapat-dapat na patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. May the body and the blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. Thank you.
mahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pagkasalusalo sa banal na piging. Ipagkaloob mong si Severino ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamigitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Atin po ngayong igagawad ang huling pamamahalam at pagbabasbas para kay Tatay Severino. Inihiling ko lang kay Randy o kay Rolly na i-prepare yung holy water. Pagkatapos po kung siyang basbasan, ay babasbasan niyo po ang katawan o ang kabaong ni Tatay Severino, ni Tatay June. Tapos babasbasan po ng bawat pamilya, ng bawat miyembro ng pamilya. Mga kapatid, bago natin naiatid sa huling hantungan si Tatay Severino, pag-upulan natin siya ng huling pamamaalam at ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kanyang kalooban ng kanyang pagpanaw at umasa tayo magkita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kung hindi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ang ating pinutugon, mga anghel, mga banal, mga tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon tayo humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti na may kapal, ang giliw namin pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, iniabili namin sa iyo, Severino, na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at mga nagawang pagkakasala. Dala ng kanyang kahinaan, manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng Poong Mahal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa paraiso makikita-kita muli tayo, samahan ka ng mga santo, at kahit na may nauna tayo rin magkasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. So bago po nyo basbasan ang kabawang o katawan ni Tito June, ako po ay nakikiramay sa inyo po, Tita Beth, kay Randy, kay Emon, sa lahat ng mga naulila ni Tito June. At lagi ko pong isasama siya sa aking mga panalangin. At nawa lahat po kayo ay maayos dyan at sana ipagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Maari na pong basbasan si Tito June at pagkaraay maari na siyang dalhin sa kanyang huling hantungan. Maari na po nating basbasan ang kanyang kabaong.